today is Sunday, so halos walang tao ang parking lot. So pakita ko lang po sa inyo ang aming hot tub. Ayan, maliit lang po siya. So ito po yung mga notes, rules. Ayan. Ayan. Ayan daw oh, bawal daw yan. Pero nako, matitigas ang dulo. Ayan yung entrance. So ngayon, it's under maintenance siya. Inaayos pa yung chemicals ata. So kailangan balance siya. So nakatakip siya ngayon. Ayan po siya oh. Maliit lang siya. Usually, nakakaupo ko dito, nakakagamit is 6 to 8 people ko. Maximum 10. So, yan po siya sa ngayon. So, hindi po siya pwedeng gamitin. At binabalansi lang yung pH or yung chemical. Ngayon, dalhin ko kayo sa pool. The pool is working. Dito ay sa entrance ng pool. Ang pool area po is inside the building. So may mga kwarto po sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi talaga. So ayan. Ayan. Pretty spacious siya. Tapos if you can see, meron pa dito tambayan. May couch. So ayan. Pero bawal po din dito uminom ha. Ayusin lang natin. Usually, kami mga staff, pwede kaming gumamit pag hindi busy. Ayan, sarabida po doon. Ayan, mababaw po yan. Pero doon ata sa doon, sa dulo doon, mga 5 ata yan. Pero dito mababaw lang. Tapos dito sa pool area, may change room. So for men, ito po for men, yan. So, may sanitizer. Ito ay papasok. Yan, salabida. Yan, ang pool. So, lagi itong may treatment, tinitreat yan. Every week. Once a week. Then, meron ulit sanitizer. So, if you can see, for ladies, dito pwede tayong pumasok. Ayan, may shower. Of course, may bench dito. And then, ayan, may washroom. May sink. Ayan. Pag nag-change yung baby, meron tayong dito pang baby. Kaya nakapalibot ito ng ano, kasi nga minsan yung mga guest hating gabi nagsiswimming, maingay, kaya ayun, naka-fence siya. Dati wala to. Minsan may mga baliw na guest or yung mga lasing, yan, tumatalon. Ay, bahala sila. Sinabi na nga, close na nga eh. Tatalon pa ay mga lasing nga eh. Yan. So, labas na tayo. So, yan. Yun lang po. Sana nag-enjoy kayo. Ay, dun po pala. Sa taas. Merong, ano, gym. Yan. Mini gym. Dalhin ko kayo.
walang mga sasakyan kasi nagsipag check out na yung mga guest. Itong nakatabo na to, yung mga yan, it's a rose bushes siya. So malapit na yan buksan kasi nga winter. So pag di na mag frozen, bubuksan na yan, tanggalan ng takip. Akyat lang tayo sa gym para may makita din kayo kasi dun sa mga cupboards natin na gusto magpabook. Ayan. Itong hotel pala na to, we have 98 rooms. So ito, road, along the road siya. And then, we have different kinds of room types. So yun nga yung sa una kong vlog. Pinakita ko po sa inyo, may 2-bedroom kami. Standard room. Ayan, so it says here, 9 to 9, and then sanitizer ulit. Yan. So basic lang siya, pero at least sa mga nangangailangan ng mga ganito, yan. Yan. Bicycle? I don't know. Kung alam yan. Ito. Yan. The weights. Pero kung ikaw nandito ka sa mountain, you don't need this kind of equipment. Kasi mag-hike ka lang eh. Ang dami na. So if you can see, we are over at the mountain. Yan. Maganda ng araw. Yun. One time po, pag may chance, akit ako dyan. And then, pakita ko po sa inyo. So, tramway po yan. Jasper Sky Tram. So, sa ngayon, medyo, ayaw ko, ako hindi pa, ayoko. Pero open na siya. Pwede na umakyat doon. So, yan lang po, guys. Yan yung mga kwarto. Nasa second floor tayo. Yan, so sa gusto mag-gym, ayan po. Dati, ginagamit ko yan. Eh, ngayon, wala. Tinatamad na kasi lakad lang din naman eh. Di maglakad ka na. Di exercise pa rin naman yan. So, yan. Sana po nag-enjoy kayo. Tsaka sana may nakuha kayong tip. So, sa mga taga-Canada po na gusto magpunta dito sa Jasper, kontakin nyo lang po ako. Kung magpabook kayo. Ayan. So, if you can see po guys, so, pag summer po dito, may mga couch po dito. Ayan. We are along the main road. Malin Lodge. So, basic lang po siya na hotel. Sige po. Hanggang dito na lang po muna. Ingat po. God bless. Ingat po kayo. Bye.